Pasa News Headquarters in Pilipinas. Action Breaking! Magandang umaga, ako si Chef Ubalde. Narito ang mga balita sa oras na ito. Wala pa rin na ipoproklamang senador ang COMELEC. Alamin natin ang update tungkol dyan. Pati na rin ang pinahuling update sa bilang ng mga boto mula kay Maricel Halili live mula sa headquarters ng COMELEC sa PICC. Maricel? Chef, hindi pa rin tiyak kung maipoproklama na ng COMELEC ang 12 nanalong senador mamayang gabi. Kanina sa pagdating ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes ay nakausap natin siya at sinabi nga niya na makakapagproklama lamang siya kung makikita nila na kaya na nilang i-announce ang at least 6 na nanalo sa pagkasenador. Pero kapag less than 6 daw, malamang ay hindi muna nila ituloy ang proklamasyon dahil masyado daw kakaunti ito. Pero meron na silang ibinigay na latest update ng partial and official result ng canvassing sa pagkasenador. Ito ay kabuuang bilang na nakuha mula sa 42 certificates of canvass na lumabas ngayon lamang. At ang babasahin ko nga sa inyo ay tayo lamang ang nag-arrange ng ranking dahil nang ibigay sa atin ito ng COMELEC in alphabetical order ang pangalan ng senators. So para lang mas maunawaan ang ating mga manonood ay inayos na natin ito base sa pinakamalaking boto. Nangunguna nga po sa talaan si Grace Poe na mayroong 4,011,600 votes. Pangalawa si Lauren Legarda, 3,626,984 votes. Pangatlo si Cheese Escudero na may 3,476,228 votes. Pang-apat si Alan Peter Cayetano, 3,423,951 votes. Panglima si Sunny Angara, may 3,244,883 votes. Pang-anim si Nancy Binay. Pang-pito si Bam Aquino. Pang-walo si Coco Pimentel. Pang-siyam si JV Ejercito. Pang-sampu si Antonio Trillanes na may 2,829,457 votes. Ito yung medyo naiiba-iba pabago-bago ng ranggo. Pang-11 si Richard Gordon na mayroong 2,798,395 votes. Pang-12 si Cynthia Villar na may 2,722,646 votes. Pang-13 si Gringo Onasan, may 2,701,796 votes. 14 si Meg Subiri, 2,314,780 votes. Pang-15 si Ramon Magsaysay na may 2,302,425 votes. At pang-16 si Jack Enrile na may 2,231,785 votes. Chef, sa ngayon ay sinisimula na nga ang muling pagka-canvas para sa mga natitira pang mga certificates of canvass na kailangan bilangin particularly sa pagka-senador dahil ngayon ay nananatili pa rin suspended ang pagka-canvass ng boto sa party list nang masiguro na mas mapabilis ang proklamasyon sa mga senador. Sa ngayon o kani-kanina lamang ay sinimula ng i-canvass yung mga COCs mula sa lugar ng Ilocos Sur at Ilocos Norte at ngayon ay binabasa naman ang mula sa lugar ng Aklan. Chef? Maricel, nasabi naman ng COMELEC kung kailan ba matatapos itong canvassing nila. Dahil ang naipangako nga nila, kahapon sila magdedeklaro, magpoproklama nga ng mga nanalo. Meron na ba silang nasabi? Aabutin ba ito ng weekend? Ano ba ang abiso ng COMELEC? Chef, pakiulit. Maricel, ano hanggang gano'ng katagal nila gagawin ang canvassing na ito? Meron na bang deklarasyon ang COMELEC dun sa timeline nila o time frame na matatapos itong bilangan na ito? Ang sinasabi ni Chairman Brillantes, susubukan nila mamaya kung makakaabot ng hanggang 6 yung kaya nilang iproklama sa pagkasenador. Pero kung hindi, posible naman daw na over the weekend makapagproklama sila. Wala silang definite na timeline na ibinigay. Depende kasi ito kung gaano katagal o gaano kabilis ang dating ng mga certificates of canvass mula sa mga provincial capital dahil ladderized nga yung sistema para doon sa ating official count. Kaya bago pa sila makapag-canvass dito, kailangan ni dumadaan muna ito doon sa munisipyo at sa provincial capital. Kapag mas napabilis ang transmission, mas magiging mabilis din yung pagka-canvass nila. Pero sa ngayon, nakikita natin na hindi pa rin ganun kabilis yung pagdating dito ng mga COCs. Chef? Maricel, meron ba silang probinsya na nahihirapang kunin yung pag-transmit nga ng resulta? Meron bang in-identify yung COMELEC na ganyan? Chef, medyo nag-choppy lang. May in-identify ba yung COMELEC na lugar o probinsya na nagkakaproblema sila sa transmittal nga nung resulta?
Wala silang sinasabi na mga lugar kung saan sila nagkakaproblema. Ang sinasabi lang nitong si Chairman Brillantes, meron daw kasing mga probinsya at mga cities na medyo close fight yung laban sa mga local positions. At ito yung isa sa dahilan kung bakit medyo natatagalan ang pagtatransmit. Kasi hindi sila pwedeng makapagproklama doon ng hindi pa 100%, lalo na kung close fight, kasi posible pa itong makaapekto sa resulta ng boto para doon sa mga local positions. Seth. Maraming salamat, Maricel Halili. Narito naman ang headlines ngayong Webes. Taiwan, sarado na raw sa mga OFWs matapos mapatay ang isa nilang mangingisda ng Philippine Coast Guard. Red travel alert at iba pang sanctions kontra sa Pilipinas, nilabas din ng Taiwan. Target na pagproklama sa mga nanalong senador kagabi, hindi natuloy. Transmission ng boto sa National Board of Canvassers, mabagal daw. Attorney Lenny Robredo na iproklama na bilang kongresista sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Vilma Santos uupo na sa ikatlong termino bilang gobernador ng Batangas, pero agamulak nalalamangan naman sa congressional race sa Camarines Sur. Sunog sa isang building sa Divisoria na nagsimula pasado alas 12 ng madaling araw kanina, hindi pa rin napula. Mga bumbero, hirap daw kasing pasukin ng gusali. At cast ng Fast and the Furious 6 na interview ni kapatid Grace Lee, Vin Diesel, sobrang nag-enjoy daw sa pamamasyal sa bansa. Makinig lang po sa Radyo Sinko 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 Everywhere. Ako si Seth Ubalde, narito na po ulit ang Punto Asintado. Higit sa balita, aksyon!